Hello teachers, welcome back to Teacher Dex TV again. If you're new to this channel, please don't forget to like and subscribe for more videos and updates. Ayan, so narito na naman po tayo para sa isang job hunt sa Amerika. So last time na ginawan ko po ng videos yung teacher shortage sa Amerika. So ngayon, may nakausap tayong isang Amerikanong guru, actually teachers, or he's a teacher in Arizona. And ito nga po, naibalita niya sa atin na, kasi napanood ko po yung kanyang videos about J-1 visa. So meron po nagtatanong sa atin, sir, ano po ba yung qualification dyan? And then informations about dyan sa teacher shortages dyan or teacher shortage sa Amerika. So ito po, sabi niya sa akin, spread the word. So ito nga po yung ginagawa natin, ibinabalita natin sa mga kaguro natin na gusto ring sumubok mag-apply. Siyempre, subok lang sa pag-apply. Wala naman pong mawawala sa atin kasi tayo ay DepEd teachers. Ayan. And then, for J-1 visa, ito po yung mga requirements. So tingnan muna natin yung sinabi sa akin ni Sir David. So ito po yung sabi sa akin ni Sir David. Ayan. So, nag-comment po kasi ako sa kanyang video. Actually, ang pangalan po ng kanyang channel ay Travel Tutor. Ayan. So, Travel Tutor. Siya po si David, American teacher from Arizona. So, nag-like po ako and then so napanood ko po yung video niya about J-1 visa. So, pinanood ko pong mabuti kasi maganda yung kanyang video. So, sabi ko saka, nag-comment po ako, kaguro. So, I like your video, sir. It's easy to understand, straight to the point, and most of all, it does not deceive the viewers. Thank you very much, Sir David. Ayan. So, ito po yung reply ni Sir David. Sabi niya, I appreciate that you feel I'm a trustworthy source of information. Sometimes that's lacking on YouTube. Salamat. Nagtatagalog may ayan, Pilipina po kasi ang kanyang misis. And please spread the word. Ito po, spread the word because this agency is currently trying to recruit 300 teachers in Arizona. And there's no, ito po, pinakamaganda sa lahat, there's no agency fee. So ito po yung malupit sa lahat. There's no agency fee. Paano nga ba yung mga gastos dito? Ayan, dun kasi sa napagtatanungan natin. So matagal-tagal na rin po kasi ako nag-a-apply. And then pagka sa agency ka talaga nag-a-apply ka, ito, na-experience din naman siguro ninyo ito, di ba? Around $10,000 to $12,000 ang magagastos mo kapag ikaw gusto mo magturo sa abroad, di ba? Magkano yung $10,000 to $12,000? Times mo na lang sa 50. So papatakan ng kalahating million, half a million, or more than half a million. So yun po yung magagastos ninyo. But this, itong sinasabi niya, ay tingnan natin. Kasi nag-apply din po ako. So tingnan po muna natin. So, ayan. So mga kaguro, ito po yung sinasabi niyang website. Ayan. Ito po yung sinasabi ng website. Per-in, pwede po tayong mag-apply para sa teaching position sa Arizona. So ito po ilalagay natin sa description box sa baba. So papatingin na lang po sa baba no. So ito po yung nakalagay. So pag tiningnan po ninyo ito, pumunta po kayo doon sa screen, ayan, sa description box or sa link na nailagay ko sa baba, mapupunta po kayo dito. Ayan, so International Teach Alliance. So tingnan nga natin, apply now. Click lang natin yung apply now and then nakalagay po diyan. Ayan. So, job listing. Ito po yung mga job listing na nakikita natin. So, bilingual licensed nurse, online classroom teacher, bilingual education. Ayan po, ito po yung isa sa in-applyan ko. So, teacher, elementary classroom teacher, non-grade specific. And then, ito pa yung isa, elementary classroom teacher, grade 4 to grade 8. And then, so in-applyan ko po yan. Siguro mga dalawang araw na po o tatlong araw na po mula ngayon. Ayan. So, tinitingnan ko kung talagang magre-reply sila. Pero, ito po ang nireply nila sa akin. Ayan. So, ito po yung nireply nila sa akin na receive ko po. Ngayong hapon lang, ito 5 hours lang ang nakalilipas. Ayan. Interview 4, Dexter Discutido. Ayan. International Alliance Group, LCC, has invited you to complete a one-way video interview on Spark Hire. So ito po,
Tingnan natin ang mga mensahe dito. So nakaschedule ako ng February 4. So tingnan natin. And then ito po, ang nilalaman, International Alliance Group would like to invite you to interview, to introduce yourself to the J1 Exchange Teacher Program. Ito po yung in-applyan natin. Ano? So pagpatuloy lang natin. So ito, mga kaguro, kapag kayo po ay na nireplyan nila ng ganito for interview, ito po yung mga makikita natin. Magtetest po kayo ng CBEST, Mathematics, Reading and Writing. Medyo mahirap-hirap po siya. Kaya kung kayo po eh talagang ano, seryosohin ninyo itong seryosohin ninyo itong test na ito. Ayan. Unlike po sa akin, talagang siguro nagmadali ako, na-excite ako masyado. Hindi ko alam kung papasa pa ako dito after the test. Pero syempre may interview pa naman. Hindi kagandahan eh, parang 75% lang yung nakuha ko sa mga test out of 20. Ayan. So tingnan natin. And then wala pang resulting writing. Ayan. So ito po yung pag-uusapan natin. Paano ba yung application process? Sa application process po, meron lamang silang 5 easy way. Ayan. Application process can be completed in 5 easy steps. So step 1, apply online. Yun po. So kanina nag-apply. Pakita ko sa inyo yung click apply now. Ayan. So nag-apply online, marami po kayong gagawa po muna kayo ng profile doon. Ayan. So ilalagay niyo yung mga informations tungkol sa inyo. And then teaching experience. Siyempre sa teaching experience, kailangan meron tayong at least 2 years of teaching experience sa public. Ayan, dapat po ay currently nagtuturo tayo sa public school dito sa ating hometown or sa ating country of origin sa Philippines. And then step 2, ito na, sa step 2 na po ako, interview with the ESI and host school. Ayan, so step 3, ito, receive job offer kung maganda ang ating interview and then yung ating test. And then step number 4, attend the visa interview at US Embassy, ayan, dyan sa Manila, and then arrive in USA and attend the training. So please, tingnan natin yung pinakamahalaga sa lahat. Kakayanin ba natin kung sakaling tayo ay pumasa? Ayan, so ito po ipapakita ko sa inyo kung magkano yung program fees ng isang American agency na inapplyan ko dati. Ayan, ito hindi naman nalalayo, siguro mga isang linggo mula ngayon. So ang tawag sa kanya is Alliance Abroad. Ayan, nampunin nyo ha. Nagpasa po ako dito ng updated resume or CV, curriculum vitae. And then ito, sabi niya, good news. Hi Dexter, good news. We have assessed your documents and you seem to be eligible for the USA Teacher Exchange Program. The next step is to schedule an interview, application interview. And then before doing so, here's some important information. Tingnan po ninyo, naka-highlight pa dito. Hindi ko hin-highlight ito. Program fee in US dollar po. Ito ano, $4,300. So magkano na ba yun? I-times mo na lamang yung 4,300 ano. So 4,300 ang ating program fee. Naku po, napakalaki niyan. 'Di ba? So magkano ba yung 4,000 US dollars times mo na lang sa 50, 'di ba? So around nasa 200,000 ka na kaagad. Ay yung $300 pa. So 200,000 plus pesos. Naku po. Program fee pa lang 'yan. Pero doon po sa isa nating tiningnan kanina, eto dito po sa International Teach Alliance, ano po ang nasabi dito? Beyond the program fees paid by the host school, ESI does not charge participants program fees. Wala po tayo. So, nakatipid po tayo dito nung $4,300, di ba? Okay. So, hindi man 4,300. So, malaki ang natipid natin dyan kasi wala na tayong bayad sa program fees. So, ito po yung babayaran lang natin, $295 kung sakaling mapili tayo, and then kayanin natin yung interview and then yung ating test, makapasa tayo. Diba? So, $295. Now, other costs that participants will likely incur either before arrival or while in the United States include. Ito po yung mga maari nating gastusan. Visa application fee, so $160. Service fee,
So that's $220. And then foreign credential evaluation, syempre, papa-evaluate po natin yung ating credentials sa kanila. So that's $200 estimated. Travel to host school, so that's flight or bus. Housing rent, ayan. Okay. So magkano ba ang ating dapat ihanda with when you arrive in United States for setting in cost? Transportation to your host school, housing deposit, food and other personal expenses until we receive our first salary. Ayan. So maganda po 'yun ano. Just imagine, kailangan may ready tayong $5,000. Around 250,000 po 'yun ano. Ang bigat. Pero unlike dun sa ibang agency na talaga namang grabe. Grabe po ano. So sabi po niya dito is 200 or 2,000. So that's around 100,000 pesos. To $5,000. So that's around 250,000 pesos. Pero syempre magpasiguro na tayo kasi layo-layo noon. Di ba Amerika yun eh. Kabilang part ng ating kabilang part natin yun. Kunwari ito tayo sa Pilipinas. Di ba? So magpasiguro na tayo ng 250,000 pesos, which is $5,000. Now, magkano po bang sweldo dito? Ayan, so ito po yung budget exercise na ginawa ng International Teaching Alliance. So ayun po dito, so laki-lakihan natin ng konti. So budget exercise, ito po yung annual sample budget description. So according po dito, income. So teaching income for annual po ito ha, $38,000 average teacher salary in Arizona. Ayan po. So malinaw po 'yan na average teaching salary. So binanggit po natin kanina around 40,000 kasi po 'yung nasabi ni Sir David sa kanyang vlog or sa video. So sabi po dito is $38,000 divide mo na lamang sa 12. So malaki pa rin, 'di ba? Malaki pa rin. So less tax, ang tax natin po is 20%, so that's $7,600. So ang matitira po natin na income after tax, $30,400. Annual po ito, ano? Annual. So magkano po ba magiging monthly income natin kapag ganyan? Monthly income na nakalagay dito is $2,533.33. So $2,500, i-times po ninyo yung sa 50. In $2,000 na lamang po, magkano na yun? $100,000 na yun, $500 pa. Diba? So, hindi na masama. Ito po yung monthly income na makukuha natin. Monthly. Nakalagay po dito. Ano, kung inyo pong i-analyze. So, magiging sweldo po natin after tax is $30,400. That is divided into 12 months. So, we have $2,533 monthly. So ito po yung sample expenses nila. Pre-arrival cost, syempre wala. Nadun pa yun sa ating $5,000 na pocket money natin, di ba? Ito po yung program fees, which is wala. Wala tayong babayaran sa ESI. University training program tuition, ito po yung nakita natin doon kanino. $295. So ESI collects from applicant and pays. Visa application fee, $160. So that is paid directly to US government by applicant. Hindi po tayo magbabayad sa agency. So dun po tayo sa US government magbabayad. So sa embassy, di ba? Service fee, so that's $220. Flight travel to host school, $800. So around 40,000 pesos. Transcript evaluation or translation, kailangan kasi naka-translate sa English, so that's $200. And the J2 dependent fee, optional naman yun. So ang total po nating pre-arrival cost is $1,675. Estimated po ito ano. And then cost upon arrival, IVP cards or card for Arizona, $67. Fingerprint or fingerprinting and background check, international teaching certification, so that's $80. Estimated lang po nila yun. Housing deposit, so $1,700, and etc.
Ayan po. So total cost upon arrival is $2,847. Ayan, $2,847 ang estimated the cost po natin upon arrival sa United States of America. Ito po yung monthly cost na nakalagay. Nakalagay na rin po dito yung monthly cost. So, ito po yung estimated nila, no? Ayan, basahin na lang po ninyo dito. Housing, housing utilities, transportation, phone, food, medical insurance, J2 medical insurance, and optional naman po yan. And then savings, and then entertainment and personal expenses nakalagay dyan. The breakdown po nila yan. And then monthly income, papatak ka na lang. Ito na lang po, makaguro. Pansinin ninyo, kaya sabi ko, maayos itong agency na ito. 858 dollars na lang ang iyong kikitain kada buwan. Nako, napakababa pala niyan. Eh di magkano na lang 'yan? Kunay times 5 po natin, times 50 po natin ito, edi around the 40,000 pesos, 40 plus, 'di ba? 40,000 pesos na lamang pa lang matitira sa amin. Eh bakit naman? Eh tinanggal na po natin yung bayad sa bahay. Tinanggal po natin ang lahat ng gastos ninyo. After tax na po ito, ibig sabihin yung $858 ninyo, lahat na makukuha mo na yun. Kung gusto, ipadala mo lahat sa Pilipinas. Di ba? Ang baba naman pala niyan. 40,000 lang. Ah, di ba? Awas na po lahat doon. Ang ayon dito, nakalagay dito sa kanilang listahan. Awas na po yung lahat. May savings ka pa nga o dito, $100. Then housing, medyo malaki, di ba? So, nasa diskarte na po natin yan pag napunta tayo doon, di ba? So, annual income, eto, papataka na lang sa $10,300, which is 600,000 or 500,000, di ba? Pesos dito sa ating bansa. So, annual income, 500,000, magkano bang kita natin dito sa atin annually? Ah, syempre, yun po ay hindi patanggal ang gastos natin, di ba? Around 250,000 pesos tayo dito. So malaki din. Ilalagay ko po sa description box yung agency na ito kasi nangangailangan nga daw po sila ng, sabi ni Sir David, which is a teacher from Arizona, travel tutor. Ayan. I-click, ilagay po ninyo dyan. Gusto po nyo mag-subscribe kayo sa kanya. Pwedeng-pwede po naman. Mabait po yung Amerikano. Ano? Mabait po Sir David. So, ilalagay po natin sa description box sa baba. Sa ating description box, nakalagay yung link ni Sir David, Travel Tutor, and then yung ESI. Ayan, nakalagay din po sa kanila. So, browse na lang po ninyo dyan and then aralin ninyo kung mga kurso na daanan nyo, pwede kayong mag-apply. Ano? Kasi sabi niya, spread the word. O, ito po, na-spread ko na yung balita. At sana, kung gusto ninyo mag-apply, nakalagay po dyan lahat ng pwede ninyong information na pwede ninyong makita. Ano po? So hanggang sa muli mga kaguro, sana'y kung ano mang sana sa ating pag-apply, syempre ang hangad natin ay tayo ay matuloy dyan sa Arizona. Medyo mababa sa kanila kung dun ka talaga nakatira, di ba? Kasi mataas ang cost of living, pero ang maganda nun pag pinadala mo dito, malaki na rin. Diba? Hindi mo kikitahin dito yung 40,000 pesos. Awas na lahat. So yung 40,000 pesos mo, as in, papadala mo na lang. Diba? Pera diferensya yun syempre. Ayan, so hanggang sa muli mga kaguro. Galingan natin ang pag-apply. Paalam muna sa inyo.